ating is impossible in your name. Si Yorme Iscopo ang giniklaim namin, the victory upon the victory. In the name of Jesus, Lord God. Alam po namin, sabi nga niya, God first, eh, ito po ang inuuna namin. Itinataas namin ang buhay ni Yorme Iscopo at ng buong Timbilis Kilos. Ikaw na po, bahala sa kanila, Panginoon. Manguna ka. Sa halalang ito, ang alam namin. Ayan. Na ang kaisko natin. Two joints. Ah, diba? Yan na si poging-poging si ano, no? Two joints. Panalo na kami, Hongso. Ang daming tahimik ano? Ang daming tahimik talaga. Kasi hindi naman natin maging basihan yung ano, yung daming kulay. Wag lang tayong makipag ano. Nicholas! Ito si si Jeanette. Yan. Two joints na. So far, kumusta yung election day ngayon dito sa Bayanihan Hong Kong? Ngayon dito sa Hong Kong, limit lang ng 3,000 yung makakaboto. Kaya stop na, sabi ni Conjen. At saka pangalawa, akala talaga namin konti lang talaga yung mga Estonians dito sa Hong Kong. But so far, nag-umpisa kami kanina, nakaka-bless. Bakit? Sabi nila, tahimik lang daw sila kasi takot na takot silang awayin. At nakaka-bless din, talaga sila ang lumalapit sa amin. So, akala ka namin talaga kami yung baga, kami-kami lang dito. Pero pag dumadaan talaga, sabi nila, ay, na-approach na, na-approach na kayo. Yes, sila talaga nag-approach kasi sila lumalapit talaga sila, napapapicture talaga sila. So, diba at least nakita natin, late na rin tayo eh. Kung tutuusin, late na tayo nakapag-campaign kay Yorme Isko. Pero kung maaga-aga tayo, Mas marami talaga ang susuporta kayo. May pandemic pa. Pasita ba ito? Okay, distance natin, may palapit na ano. Two or more lang tayo, diba? O sige, lumayo ka dyan. Sige, dalawa lang tayo. O sige, tapos, ano yung tansya mo na ilan yung mga lumapit sa inyo? Kanina, iba-iba eh. Siguro ngayon, ubos kasi yung tarpaulin namin na 100. Tapos yung ano, marami pang humihingi. Siguro more or less sa ngayon, nag-ano sa amin, 300 to 400 na siguro. Okay, distance ngayon. Sige, go ahead. Tsaka ano, yun lang nga, ang iba silent talaga, dumadaan sila, nag-hand sign. So, hindi natin talaga, gumagalaw talaga ang Panginoon para sa mga scholar na grupo dito sa Hong Kong. Kasi, so far naman sa group chat natin, di ba nakita natin, almost 200 something na yung mga na-add natin na mga supporters dito sa Hong Kong. Doon sa kabilang grupo din, more than 70 something na siya, dadagdagan na naman, mag-expand na naman po tayo. Pero dati, nasampu lang, ngayon paunti-unti. At marami pa, nasa labas, hindi sila na-add sa group chat. Kasi ano talaga sila, tahimik lang. Pero gustong-gusto nila si Yorme Isko. Kaya, Yorme Isko, God bless talaga. Thank you po. Binigyan niyo po kami ng chance na makaboto. Dahil talagang down na kami. Wala na po talaga kaming ano talaga dati na. Akala namin wala na kami ibuboto. Pero binigyan niyo po talaga na kami ng pagkakataon na ikaw po ang aming itatalaga. At kasama po ikaw sa aming prayer at sa lahat po ng aming laban, Yorme Isko. Kaya, laban lang po. God first. Ano yung importance sa'yo ng 2022 elections? Para sa akin kasi ito yung pinaka, ano kasi, yung continuity. Want the continuity that Tatay Digong doing noong 2016. Tapos, ayoko ka rin kasi mabaliwala yung sakripisyo ni Tatay Digong about sa war on drugs. Di ba, kailangan pag magkaroon tayo ng war on drugs, dapat din yung presidente natin walang history about drugs. Gusto ko rin yung insurgency na talagang makontinue ni Yorme kasi yun, maganda na eh, naayos na ni Tatay Digong. Lalo na rin nakita ko rin yung pag-boom ng Pilipinas. Ang daming nagawa, ang daming napatunayan. At saka mahirapan ka kung baguhan o bagito lang yung magiging presidente. Dapat yung crisis manager na katulad ni Yorme ang maging pangulo dahil nakikita mo yung puso niya, yes, yung sinseridad niya mag-lead. Kaya yun ang gustong-gusto ko talaga. At ang continuity na inaasam ko na hindi na patuloy nung ibang nag-iba ng ano yung si Mayor Sara, nakita ko talaga kay Mayor Isko. Nakita mo ba yung ano, sa tingin mo ba may pagmamalasakit ba si Yorme sa mga OFWs? Yes.
Yun pa lang, di ba? Remember na pag-usapan natin no nag nag-ano tayo, nag-create tayo na sana magawa tayo ng sulat kasi ano, super busy siya makapag-zoom. Sinagot niya kaagad talaga ito sa live at sinagot din niya ito kay Mac Mac Pablo nung in-interview siya. Na talagang mahal na mahal niya ang mga OFW at isa sa nakitaan ko talaga yung alam niya yung sitwasyon natin sa Hong Kong na yung may mga kasama mga Pilipino na pinapalabas ng employer lalo na nung nagkaroon sila ng COVID. So yun, natatouch ako. Dahil ang isang pangulo... Updated pala, no? Yes, super updated siya. Hindi talaga... Dahil kasi pagbibigyan din natin siya ng ano, di ba, nung nag-report tayo kay, ano, kay Minyo, kaagad-agad, may sagot kaagad siya pagkabukas. Doon yun gusto ko. Alam na pala niya nangyayari. Alam na alam niya yung situation sa Hong Kong. And that is the president that we need. Yung alam kung ano ang nangyayari sa ground at kung mag-raise ka ng problema, agad, on the spot, in pronto, sasagot at gagawan ka agad ng action. Nabanggit niya yung ano, bilateral labor agreement. Yes, kailangan yun kasi yun ang pinaka-problema natin. Yung para napabayaan yung ano natin, na kung ano yung nasa kontrata, hindi nasusunod talaga. At alam niyo yung pinaka-ano ko sa kanya, yung every embassy, every consulado, or yung mga polo natin. Katulad dito, nangyayari ng balota. Ano talaga natin, talagang lilinisin niya. Lalagay niya yung mga ano, yung mga tao na talagang ano yung well qualified sa kanilang posisyon at may puso. Siguro mas maintindihan pa ni Yorme kung tayo mismo magre-raise sa kanya nang ilalagay nating mga konsulado na mga ano talaga is yung dumaan sa pagiging OFW kasi mas mabilis silang mag-action. Mabilis nilang mabigyan ng atensyon kung ano yung pangangailangan ng isang OFW kasi kung well, ano talaga yung ilalagay kasi natin, mahirap silang lapitan eh, yung mga nangyayari sa mga embassy. Ilang beses na po, hindi pinapakinggan kasi nakadepende lang sila sa sahod. Yun po. Okay. Sige, ikayatin mo pa yung mga silent dyan. Yung mga silent majority o yung mga undecided pa na mga gustong bumoto, pumili ng presidente. Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik. Alam po ba ninyo? Kailangan natin ng leader na kayang panindigan tayo mga Pilipino. Lalo na rin tayo mga OFW. Saan po ba ang gusto ninyo? Yung leader na wala pang napatunayan o yung leader na kayang ipagsigawan, na kaya niyang panindigan tayo at protektahan? At isa pa po, ang nakakaano sa kanya, nangangako siya palagi sa Panginoon. Ang isang leader na nangangako sa Panginoon, alam ninyo na hindi yan siya gagawa ng katarantaduhan because karma is real. Automatic na yung karma kasi babalik yun sa kanya. At napakagaling po ni Yorme Isko. Mahirap lang po kasi nasisiraan po siya sa social media. Yes. Lahat ng kasiraan ginawa sa kanya. But sabi nga namin, gumagalaw po ang Panginoon. Kami mismo, na-touch kami, na-antig kami, nakita namin kung gaano kagaling at gaano kahusay magiging presidente si Yorme Isko. Kaya sana po, itong nalalapit na eleksyon or dito naman sa overseas absentee vote, huwag na po kayong mag-isip pa ng ano. Suportahan natin si Yorme Isko at ang Team Bilis Kilos, lalo na po yung mga senators na kasama niya. At lalo na po, nasa sa inyo na po kung sino yung VP ninyo. Ha? Pwede si Doc Willie Ong, pwede din si Sarah. Basta, Isko po tayo. God first. Okay, huling tanong na lang ano. Kasi ang may fear kasi yung iba na magsalita. So, anong suggest payo mo dun sa mga taong natatakot na magsalita? Isa din ako sa may fear dati, honestly, grabe ang bashing, grabe ang pananakit sa akin, grabe ang pambabastos kasi leader ako ng DDS. Sinabihan pa ako na bobo, tanga, ano daw ako, yung basura na utak ko. For me, masakit kasing makita ng bansang Pilipinas ay lumulubog. Mas masakit din sa akin na makikita na walang magandang mangyayari at masasayang yung pinumpisahan ni Tatay Digong. Yes. Kung hindi po tayo maninindigan sa bayan natin at hindi natin po protektahan, sino pa po ang pwedeng kumprotekta nito? Sino pa po ang pwedeng lumaban sa mga oligarko na ngayon po ay nagsama-sama, nagsanib puwersa sila para iparasap sa ating mga Pilipino na sila na naman ang mamamayagpag? What is the reason na si Tatay Digong po ang binoto natin? We need Yorme Isko to change totally na wala na pong pula, wala nang dilaw or pink, wala nang mga oligarch sa gobyerno, kundi ang mga ordinaryong tao na po ang uupo at mabumulo sa bansang Pilipinas. Okay. Okay, salamat. Isko, niyan kami ng Hong Kong. So far, wala pang nang away sa inyo, ha?
kabila lang po. Meron na po, Sir Jojo. Diyan sa may bus. Sinabihan kami na bibinta na ang Pilipinas. Naku. Dapat ang sagot nyo doon pag sinabi. Pag sinabing boy benta, dapat pag sinabi yung boy benta, edi boy benta din si Pangulong Duterte. Kasi plano niya sana na ibenta yung PICC. No, ang sagot ko nga, Sir Jojo, sabi ko, Pres Duterte and Isko Marino is same thinking. Magkapalino sila ng utak. Kaya dito kami hanga kay Isko. Kasi si Isko Marino at saka si President Duterte ay magkaisa ang utak. Magkaisa ang plano. Yes, magkaisa ang vision. Kaya yun, kaya Isko kami. Yes, exactly. Yep. Boy utang din. Boy utang din, see? So, bakit hindi nila kinandina si Pangulong Duterte? 11 trillion to 13 trillion. Yes. Oh. Kaya, pero may nakita silang bill. Yes, bill. Like Isko Marino. May bill din sa Manila. Ganun lang. Hindi katulad sa iba na no bill, makasarili pa. Sa iba kasi, inutang tapos binulsa. Binulsa sila ang nagpasasa, diba? Okay, so kaya yung mga kasama natin na. Ay, 2 joints tayo dyan. So yung distance natin, ha? Sino po yung abogado? Sino po yung naparinigan mo? Ako ba? Ako ba? Explain two joints. Isko Moreno and Doc Willie Ong. Two joints. Okay.